Hi everyone, for all those watching and listening here in Radyo Television, Ericsam TV. Bago tayo dumako sa usaping pampatigas ng Yagbols, umpisahan muna natin sa isang seryosong balitaktakan. Isipin nyo na lang muna na nasa loob kayo ng classroom at ako yon professor nyo sa subject na psychology. Alam nyo mga pare ko, pag napapansin at nakikita nyo, as kayo yun ay witness na yung isang babae or lalaki ay itinataboy at binubulyawan ng pasigaw yun, aso or pusa, isang ebidensya yun as sinyales na hindi magiging masaya yun relasyon mo sa kanya pag yun ang naging live-in partner or asawa mo. At kung ganong klaseng tao yun nakarelasyon mo, asahan mong hindi ka magiging maligaya sa sex life mo. And then, ang ganong klaseng pag-uugali ay senyales na hindi magtatagal yun relasyon mo sa taong yun pagkat pwede kang makaranas ng physical and psychological abuse sa ganong klaseng tao as doon mo maiintindihan at mauunawaan ang definition ng isang toxic relationship. Alam nyo mga pare ko, pag ako yung naging congressman as 3rd district representative, mag-i-sponsor ako ng panukalang batas na related doon sa House Bill na Absolute Divorce Bill na si Albay Representative Congressman Edsel Lagman, yung principal author. If that divorce bill was becomes law, it is the only legal way to escape from toxic relationship. Akala nyo walang divorce dito sa Philippines? Pero ako na yun nagsasabi na meron divorce dito sa Philippines dahil base doon sa batas na ginawa nung tatay ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si President Ferdinand Marcos Sr. Yun, batas na Presidential Decree number 1083. Pag nabasa nyo yun, mapapatunayan mong may divorce law nga talaga dito sa Philippines. Pero para lang yun sa mga kapatid nating Muslim. Sa madaling salita mga pare ko, yun mga mahilig mag-alaga ng mga aso, pusa, rabbit at iba pang hayop na cute, sila yun mga romantiko at mga masarap kakantutan sa ibabaw ng kama, lalo na kung doon kayo mag-check-in sa Papa Tantan Apartel dahil 170 pesos lang yun pinakamurang rate ng kwarto. Alam nyo mga pare ko, pag marami akong bakanting oras, pumupunta ako doon sa Bistro Leonardo na nasa Barangay San Agustin Pili dahil masarap yun isaw nila na 150 pesos lang. Saan ka pa? Lalo na kung ang panulak mo ay Red Horse Beer, Tiger Beer, or Heineken Beer. Dumako na tayo ngayon sa seryosong katatawanan. Alam nyo mga pare ko, bago ako umaalis sa bahay, umiinom ako lagi ng coffee mixture tongkat ali na binibili ko sa Dynapharm dahil madaling tumigas itong alaga kong sawa at nadadamay pang tumigas itong Yagbols ko tuwing may nasasalubong ako sa daan ng mga dalagang chicks, lalo na kung maikli yun suot na short at palda na halos kitang-kita ko na yun kaluluwa, and then gusto ko na tuloy silang yayain ng kantutan doon sa Hotel Sogo. Dahil nasa wallet ko pa hanggang ngayon yun discount card
na ibinigay sa akin nung mga staff doon last February 2014 dahil regular customer ako doon as napansin nilang tuwing Sabado na lang ako may dinadalang babaeng chicks doon na palagi kong kakantutan tuwing Sabado. Naaalala ko pa nga last July 2010 nakatayo at nakatambay lang ako doon sa may sakop ng Barangay San Francisco, Naga City, doon sa may gilid na nung Lucky 9 Convenience Store alas 4:30 ng hapon noon. Wow, ang ganda. Ay, ta, ano ka, parang kanina ka pa nakikinig dito, nag-shooting lang ako ng vlog, okay lang. Kasi kita-kita ko sa sanguso mo, gusto mong tumawa ng malakas. Pero makinig ka lang kasi pag yung kapag wala kang kapag hindi mo na-open yung YouTube channel mo, edi okay lang, hindi ka naman nakwentuhan kasi andito mismo sa harap mo yung vlogger. Sige. Tumingala ako sa may parting itaas ng building, then nakita ko yung naka-duty na security guard. Nakatingin siya sa ibaba kung saan ako naroroon. Pero nililinaw ko lang, mga pare ko, na hindi naman yung security guard ang bibirahin ko dito sa ating teleradyong Eric Sam TV. Kundi yun, napansin kong batang babae na 8 years old pa lang ang estimated kong edad niya nung mga panahon na yun. Wow! Ang ganda! Ito yung description ko sa batang 8 years old na yon. Kulot yung buhok niya na may katamtamang haba. Maganda siya kahit bata pa. Ang sexy nga kaya tumigas itong yagbuls ko. Wow! Ang ganda! Pero napansin kong hindi pa naman na-develop yun boobs niya noon kaya ebidensyang hindi pa siya ganap na dalaga. Ang alam ko kasi kapag na-develop na yun boobs ng isang dalaga patunay yun na may buwan ng dalaw na yan. Di mo alam, miss, kami na babaliw sa'yo. Kami nang gigigil lahat sa iyong labi, sa hita mo na kay puti. In love, kaba, o iniwan ka ng boyfriend mo. Kami humahanga at di nagsasawa na ito'y sabihin sa'yo.
Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakasabik, nakakagigil, nakakagutom ang sang tulad mo. Oho, nakakauhaw ka, nakakadala, nakakasabik, nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka. Ha-ha-ha. Balik tayo doon sa main subject natin. Napansin ko kasi na humahawak siya sa tiyan niya yun bata, as kinutuban tuloy ako na sumasakit na yun tiyan niya dahil natatain na siya. Hula ko pa lang yun kaya hindi muna ako lumayo at umalis dahil may balak talaga ako na bosohan siya kung saan siya tatae. Wow! Ang ganda! Tumatayo at tumitigas na talaga itong alaga kong sawa at nadamay na rin itong yagbuls ko dahil sa nainom kong Tongkat Ali coffee. Nung napansin ng bata na umalis na sa pwesto yun, security guard din, napansin niya rin na lumayo ako ng bahagya kaya naglakas loob na siyang hubarin yun pantalon niya. Kuya, no, lalabas na po kayo. Oh. Ay, kasi yung na-timingan yung nag-shooting po ako ng vlog. Oh. Kasi pasimple kong napansin at nabusuhan yun ganda ng hita at legs niya, then mas lalong bumilis itong tibok ng puso ko nung napansin at nabusuhan ko rin yun magandang puwet niya. Wow! Ang ganda! Nakita ko rin na nakatayo lang siya at kitang-kita ko rin na lumalabas yun tae sa puwet niya nung nahulog. Then, mas lalo akong namanyak kaya pinuntahan ko siya habang tumatae ng nakatayo. Wow! Ang ganda! Yeah. Humarap ako sa kanya nung tumatae siya, then tinanong ko, ano bang ginagawa mo? Nagalit siya sa akin at nainis dahil doon nakita ko yun puki niya na wala pang buhok or bulbul. Wow! Ang ganda! Feeling ko nga lumaki at humaba itong alaga kong sawa nung hinarap ko siya habang binobosohan na tumatae siya. Nung umalis na siya sa place na yun, napansin kong kumalat sa pinagpwestuhan niya yung tae. Kung ako nga lang yun masusunod, gusto kong hugasan yun puwet niya noon kasi gusto kong makachansing ng malambot na puwet at puki. Wow! Ang ganda! Ang baho nung tae na lumabas sa puwet niya pero mabango pa rin sa amoy ko kasi tigas na tigas itong yagbuls ko at alaga kong sawa dahil sa nanggaling naman sa puwet niyang maganda.
Hahaha.